everyone. Welcome again to my YouTube channel. And today, kung makikita niyo sa background ko, nasa office pa din po ulit ako habang gumagawa ako ng salary ng isang client namin. Magkukwentuhan muna tayo. So, please bear with me kasi hindi ako totally nakatingin sa camera since I am working and also yun, kukwentuhan ko kayo. Meron kasi akong nabasa last week about registration ng DTI, ng SEC. Kasi ang daming ngayong mga, especially sa mga online seller, ang daming nag-register agad sa DTI and then after, wala na. So parang, ano ba yung importance nung naka-register tayo sa DTI or sa SEC? Or dapat ba talaga tayo na mag-register na sa DTI or mag-register na sa SEC? Dapat ba nating i-register na yung business natin? Ano yung mga implications nun? So yun yung pag-uusapan natin ngayon. Kasi, ang tanong doon, yung DTI, parang legit ka na ba kung na-register mo na sa DTI or sa SEC yung business mo? The answer is not yet. Kasi kailangan ma-register natin siya sa LGU or Mayor's Permit and also sa BIR para talaga masabing may business permit na tayo. Yun yung tatlo eh. So, dun sa mga nagre-register sa DTI, huwag muna natin siyang i-register as much as possible. Kailangan tanungin natin yung sarili natin kung i-register na ba natin yung business. Bakit? Kasi pag nag-register tayo sa DTI, after like this one, pag nag-register tayo sa DTI, kung makikita nyo ito, naka-DTI siya, tinanggal ko lang yung name ng business owner. Pag na-register na natin dyan, dapat within 30 days, ma-register natin siya sa mayor's permit or sa BIR or and sa BIR para hindi tayo ma-penalty. Kasi may penalty yun eh. Pag halimbawa, 30 days na hindi pa natin siya na-register or na oo, sa business permit or sa BIR, magkakaroon tayo ng penalty. So, importante, pag may OR ka na, dito, pag may issuehan ka ng 2-3-OT or Certificate of Registration ni BIR. Pero, yun nga kasi, especially nung 2020, ang dami kong nakikita online na, registered na ako sa DTI, thank you Lord. Pero, hindi naman nagpa-register sa BIR or nagpa-register sa business permit or sa mayor's permit. So, parang baliwala lang din yun. Ang ano pa nun, ang implication nun, kumbaga yun nga, hindi kasi masasabi na talagang meron ka ng legit na yung negosyo mo dahil lang may SEC ka. SEC means yung ito. Pagka partnership kasi or corporation, sa SEC na natin siya nila-register. So, hindi ba tayan na meron ka ng ganyang certification at masasabi mo na legit na tong business ko? Hindi po. Kasi, yun nga, pag nag-register tayo dyan, dapat within 30 days na lumabas yung mga certificate natin, dapat may register na natin siya sa BIR or and pala sa munisipyo or sa LGU. Yun yung ano doon, yun yung pinakamahalaga doon. So, pero bakit, paano natin malalaman na dapat i-register ko na to? Kasi yun nga yung nabasa ko last week, nagtatanong siya na gusto niyang ipa-cancel yung ano, yung DTI registration niya kasi may penalty na nga daw. Kaya lang siya kumuha ng registration, nagpa-register sa DTI. Kasi, alam niyo guys, ang registration sa DTI, 5 minutes lang, makukuha mo na. Pwede mo rin siyang bayaran online. So, yun, ang sabi niya, kaya siya nag-register daw sa DTI kasi nung nag-lockdown, kasi parang nagbebenta sila ng mga
pagkain, parang taxi, mga 49 pesos to 99. Nagdi-deliver sila. Hinanapan daw sila sa checkpoint ng DTI permit. So, nag-register sila without knowing kung ano yung magiging implication nun after. Which is yun nga. Pag hindi mo siya na-register sa BIR o kaya sa munisipyo, magkakaroon ng penalty yun. Pero, pwede mo rin siyang hayaan lang. Kaya lang, yun nga, 5 years yung validity nun eh. Sa DTI, meron kang record, kumbaga, na nag-register ka sa kanila. Halimbawa, ang pangalan mo is Laundry Shop or halimbawa, ABC Laundry. So, meron kang ABC Laundry under your name, na under dun sa TIN number mo. So, kung hahayaan mo na lang yun, kumbaga, kusa naman siyang mamamatay. Or kusa siyang, yun nga, kusa siyang mamamatay ng after 5 years. Pero, paano kung yung pangalan na pinili mo is yun pa rin talaga yung gusto mong pangalan, like after a month or after a year na ready ka na talagang mag-business, hindi mo siya magagamit kasi may record ka. No? Yun naman, yun yung ano doon. Pero, hindi ko naman nare-recommend, nahayaan yun na lang. Kasi syempre, pangalan mo pa rin yun. Parang it's up to you. Pero ganun yung magiging ano niya, magiging parang result niya pagka hinayaan mo. And then sabi niya kasi doon is kasi daw nag-decide siya na hindi naman talaga i-register kasi parang maliit pa lang din naman yung negosyo. Alam niyo kasi pag sa BIR hindi nila i-honor yung maliit pa lang yung negosyo kasi 55 pesos lang naman to. Regardless yung regardless kung malaki o maliit yung negosyo mo, once na nag-register ka, may obligasyon ka na. So, yun yung pinaka nananeglect nating mga nag-i-start ng business na akala natin, para lang masabi na may business permit tayo, mag-register tayo. Pero yun nga, dapat alamin natin kung ready ba talaga tayo sa obligasyon. Kasi regardless kung maliit yan or may kikita man tayo, may kikitain man or walang kikitain or may kinita or madaming kikitain. Again, ang bottom line nun, yung obligasyon natin kay sa government dahil nga nag-register tayo, kailangan natin yung gawin. Kailangan nating mag-comply. So, remember na wag mag-register ng DTI or mag-register ng SEC kung hindi ka pa naman talaga sigurado sa business mo na itatayo. Kasi 30 days after or within 30 days, dapat ma-register mo siya sa munisipyo at sa BIR para hindi ka magkaroon ng penalty. And then yung registration kasi magastos din eh. So, na hindi ko naman sinasabi na huwag ka nang mag-register. Actually, ang dami-dami namang mga business owners ngayon o mga maliliit na negosyo na hindi man talaga naka-register. And wala po ako sa posisyon para sabihin, bawal 'yan. Ganito 'yan, hindi eh. Kasi ako alam ko din yung hirap ng sitwasyon natin ngayon. Diba parang ang dami ngayon na nag-online. Pero kung hindi naman pa rin kasi talaga pinagbabawal pa na wala kang business permit, kung hindi pa naman pinagbabawal na kahit wala kang business permit or makakapagbenta ka, then go for it. Hinihinga ng business permit din ng like nung nag-lockdown yung mga checkpoint, hinihingan. So hindi ko rin masisi dun sa mga nag-register bigla. Kasi nga, syempre, gusto nilang kumita eh. Pero parang yung pag-register mo, mas naging ano pa yon, parang mas naging tulay pa siya para at least mas lalo ka magkaroon ng problem. Though hindi naman siya malaking problem kasi madali naman siyang ipa-cancel. Pero dun sa mga nagbabalak po, huwag nyo na po siyang i-register muna. Alamin muna natin kung ano rin yun talaga yung obligasyon natin na pag meron na tayong business. Ready ba tayo doon sa pagbabayad ng buwis, pagbabayad ng tax, ano-ano yung mga babayaran natin once na nirehistro natin yan. Kasi pag nirehistro na natin yan at nagkaroon tayo ng certificate of registration from DTI, from BIR,
wala na pong bawian yun. Yun na yung start ng obligasyon natin. And kahit pa sabihin, wala naman po akong kinita, wala naman po, maliit lang naman po yung negosyo, hindi po yan tatanggapin ni BIR. Kasi yun nga, dapat nung time na ni-register mo, alam mo na ang obligation mo or magiging obligation mo as business owner. Same naman, same din naman po sa SEC. Wala din namang pinagkaiba yan. So, pag nag-register tayo sa SEC, dapat within 30 days, mag-register natin siya. Kasi ang dami kong, ano, ang dami ko pong kakilala na talagang one year na, 2 years na, pinapakita lang nila ulit na, register naman ako sa DTI eh. Oo, nga, register ka sa DTI, pero pag hiningan mo siya ng OR, wala naman silang maibigay kasi hindi naman sila nag-register sa BIR. And again, disclaimer ulit, hindi ko sinasabi na wag kayong mag-register sa DTI. Pero parang yung tama kasi nun, kung magre-register ka po sa DTI or sa SEC, dapat pag lumabas na yung certificate mo, ito, within 30 days, ma-register mo na rin siya. And pagka sa ano kasi ang experience ko sa DTI, pag kahit yung personal address mo sa bahay mo, pwede mo siyang i-register. Pero pagka SEC kasi dapat yung principal office address na ginamit mo nung nag-register ka ng SEC, yun talaga din yung office na gagamitin mo or doon naka pangalan yung contract oblis. Yung contract oblis, yun po yung gagamitin natin pag nag-register tayo kay BIR or kay munisipyo. Hinahanap kasi yun. Doon din makikita kung yung inuupahan mo is legit talagang nagpapakupa. Ang dami pong ano yan. Ang daming mga concern yan. Tsaka, depende rin po sa LGU. Like, kay Mandaluyong, iba-iba. Minsan, iba yung process ng Mandaluyong sa process ng Pasig, iba sa Manila or iba sa Taguig. Like, parang yung mga RDO, may RDO, sa RDO 41, which is sa Mandaluyong, iba sa RDO 42 or iba sa RDO 43. Minsan, yung pwede sa RDO 41, hindi pwede sa RDO 43. So, yun, kaya minsan yung mga client namin nagtataka, bakit ganun? Bakit yung kakilala ko, okay naman, tapos dyan hindi. Kumbaga, kami na nagpo-process, kami na nasa ganitong industry, nasa ganitong business, hindi namin control po yung decision ng government agencies na may kinalaman doon sa pagpo-proseso ng mga permits natin. But yung message ko lang po talaga dito sa vlog na to is yung wag na wag po nating i-re-register yung business natin sa DTI or sa SEC kung hindi pa naman talaga tayo ready na i-register siya sa munisipyo or sa BIR kasi magkakaroon po yan ng penalty at malaki po yung penalty. And to give you an din po idea pagdating dun sa SEC. Halimbawa, nag-register tayo dito sa Securities and Exchange Commission. Tapos, parang after na-register na natin, ay, hindi ko na pala itutuloy. Tapos, parang, pwede naman, hayaan mo lang siya dyan. Pero pag dumating yung time, naisip mo na ulit ibig kong sabihin dun sa hayaan lang. Pwede naman nga po yun kasi parang 50 years yan. Kumbaga kusang mawawala na yung validity. Pero kasi kung halimbawa na ang gagawin natin is magre-register tayo ulit o naisip na natin naging ready na tayo mag-register tapos yung pangalan na na-register natin is yun pa rin pala yung gusto natin, magkakaroon tayo ng problem doon. Kasi may mga ganyan kaming client. Parang from 2019, nag-register sila, bawa ABC company. Tapos ngayon, also yung purpose noon, yung nature ng business, same doon sa niregister na nung last year or 2 years ago. Tapos hindi na nila nagamit, napabayaan nila dahil, di ba nga, nag-pandemic. Tapos ngayon, gusto nilang i-register, kukuha nila yon. Ang mangyayari niyan, hindi mo siya mare-register kasi lalabas doon, may nakarehistro na siya.
pwede mo pa rin naman siyang magamit. Pero yun, kailangan mo siyang i-close or papasok dun yung dissolution. Paano mo siya ma-dissolve? Kung naka 1 year na yan, hihingin tayo ng andaming hinihingi. Parang i-close mo siya, kailangan pa yun ng publication, kailangan siya ng certificate from BIR na hindi naman talaga siya nag-operate, hihingin ka ng FS, and andami. Which is, kaya. Kung kami na nagpaproseso niyan, kaya namin siyang gawin. But, yung gastos kasi sa part nyo, yun yung medyo ano. Kasi, pagka naghingi tayo ng certification from BIR, i-charge din naman nila tayo pa din. Kasi nga, di ba, 30 days after na malumabas yung certificate mo, kailangan nirehista mo siya. So, kung hindi, lalabas dun, kukumpita nila yan. And, kung magtatanong kayo kung magkano, wala po akong idea kasi depende yun dun sa capitalization and dun kung gaano nakatagal yung certificate mo kung kailan siya lumabas. Let's say 1 year na, ang laki talaga nun. Baka abutin yan. Depende. So, I hope may natutunan kayo kasi mahirap yung hindi natin alam yung papasukin natin. Kasi yun nga, katulad nung nabasa ko na yun, na wala naman daw siya, kumaga, hindi talaga siya aware. Tapos parang gusto niya lang din talaga sumunod sa protocol. Kaya siya, kasi ang bilis lang eh. Guys, sobrang bilis lang mag-register sa DTI. 5 minutes lang. Kung kumpleto ng documents. Pero, yun, after nun, hassle kasi. Magiging hassle yun para sa inyo. So, hindi ibig sabihin na pag nag-register ka sa DTI, it's legit ka na. So, yun guys, ang dami ko nang nasabi. Ang dami ko nang akala ko mag-kwentuhan tayo. So, para matapos ko itong ginagawa ko. Tuloy ko na itong vlog na to. Thank you so much po for watching. And sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please subscribe. Please don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi po kayong updated pag may bago akong i-upload. Thank you. See you next time.